Bueno, mga kaibigan, ang sabi po ni LACSON, si Vice President Lenny Robredo ay posible, pwedeng manalo ng presidente kung nag-iisa lang ang katangian o criterion para sa posisyon. Is the goodness of one's heart. Kung yan lamang daw busilak na puso ang pagbabatayan sa pagpili ng iboboto. Ano po? Yan ang ibig sabihin ni LACSON. Dinagdag niya na kailangan daw ay tough. Yung ano ba ibig sabihin ng tough? Matapang, ganun. Diba? Matigas, di ba? And other qualities at iba pang mga katangian ang kailangan para mamuno ng bansa. Ang sabi niya, I would just like to wish the Vice President all the best of luck. Kasi she's been nominated by isang bayan and in my book, if the goodness, sa libro daw niya, ni LACSON. Ano kaya yung libro yun? Libro ng pulpolitiko, mga kaibigan. Ano? Kung ang kabutihan daw ng puso ay nag-iisang katangian para maghalal ng presidente, sabi niya, then I think she's in it to win it. Yan. But we all know na hindi naman pwedeng lang yung busilak yung puso. Yung uupo ang kailangan merong toughness at iba pang qualities. Yan ang sabi niya. This is just an opinion. My personal opinion, and since she's been nominated by isang bayan, I wish her all the luck. Mga kaibigan, itong sinasabi ni LACSON, matagal na natin sinasabi, hindi naman sila original niyan eh. Nakita ninyo, ilang linggo nakakaraan, dalawa, binanggit natin ang pangalan ni Vilma Santos, di ba? Na pwedeng tumakbo for vice president. Pero ngayon, may balita na tumanggi siya na manominate. Alam mo na ibig sabihin niyan kasi nung kamakailan lamang may pahayag na si Vice President Lenny Robredo na lahat ng kanilang effort, lahat ng ginagawa, ito hindi tayo spokesman ng Vice President. Kaya lang hindi natin maatim yung ginagawa nila. Kasi nga, unang-una, hindi naman natin maya-alis na mawalang hiya si Vice President Lenny Robredo sapagkat siya ang leading, siya ang nangungunang kandidato sa pagka-presidente. Kahit sabihin mong si Saray anak pa ni Digong nyo, mga kaibigan, o kahit si Digong nyo pa tumakbo, ang talagang nangungunang kandidato dyan ay yung Vice President. Unang-una, hindi na dapat tumatakbo ang nakaupong presidente. Hindi na dapat. Nasa batas yan eh. Any re-election nga nakalagay dyan eh. Mga kaibigan eh. Ngayon, itong mga sinasabi ni, di ba na lumutang ang pangalan ni Vilma Santos pagkatapos natin banggitin? Di ba? Si dating Associate Justice Antonio Carpio. Tayo ang nagbabanggit dito ng kanyang pangalan at isa sa mga possible na kandidato na pwede. Katangian, lahat ng katangian. Ang sinasabi ngayon ni LACSON, kasi nga mabait si Vice President Lenny Robredo, ibig sabihin, yung kabaitan niya ay likas. Natural sa kanya yung maging mabait. Akala nga natin nun,
itong si Digong nyo, kaya natin ito napili nung nakaraang eleksyon ng presidente sapagkat inakala natin, eh talagang ganun eh, tao tayo eh. Nagkakamali tayo ng akala. Hindi tayo gaanong, hindi malalim ang alam natin noon. Kung hindi pa naglabasan niya mga katotohanan pagkatapos na maupo siya, eh hindi natin malalaman na ganong klase siyang ganong klase pagkatao niya, di ba? Mga kaibigan. Ngayon, lahat ng sinasabi ni Senator LACSON, nabanggit na natin 'yan dito eh, paisa-isang katangian na nababanggit natin sa dapat na ihalal ng taong bayan, hindi lang presidente, pero presidente kasi pinaka-importanteng posisyon niyan eh. Lalo na ngayon na grabe, ha? Ito na ang pinaka-grabing dinanas, nahirap, ha, at pasakit ng mamamayang Pilipino sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Wala nang tatalo dito, mga kaibigan. Si Marcos, bago nangyari mga patayang kay Marcos, ilan lang yung kay Marcos eh. Mga kaibigan eh, bago nangyari yun, nag-martial law muna. Di ba? Dito walang martial law nagagawa, di lalo na. Kung merong martial law, merong junta, di ba? Mga kaibigan, dito nga walang martial law. Ah. Pero nagawa nila yung hindi nagawa sa panahon ni Marcos. Mga kaibigan, ngayon, sa katangian, sinasabi ni LACSON, kailangan daw ikaw ay maging tough, di ba? Eh dapat ipaliwanag ni LACSON kung ano ang ibig niya sabihin na kailangan eh ikaw ay maging astig, di ba? Eh wag mong hanapin kay Vice President Lenny Robredo yung nakagawian ninyo, di ba? Kasi iba ang orientation ninyo sa orientation ni BP Robredo simulat sa poll. Iba ang upbringing niya. Ang upbringing, ang pagpapalaki kay Vice President Lenny Robredo at nung siya'y lumalaki, nag-aaral hanggang sa nakapasok sa politika, eh malayo. Ha? Doon mo makikita ang decency. Mga kaibigan, pagiging isang mabuting tao. Meron siyang katangian. Ha? Eh akala kasi ni LACSON, yung pagiging astig, mga kaibigan, ano po? Yung tigasin, ha? Akala niya yung tigasin kasi ibig niya sabihin siya, meron nun eh. Tigasin nga kayo, pero marami kayong nilabag na batas. Alam natin yan, at alam mo yan sa sarili mo. Diba? Lalo na si Senator LACSON, ibinabagay niya yung sitwasyon, parang si Enrile. Wala naman silang pinagkaiba eh, pare-pareho. Kaya sabi ko sa inyo, wala naman tayong iba rin na pwedeng piliin upang maibalik, ma-restore, ha, ang dignidad ng Office of the President, mga kaibigan. Kung hindi, ang tanging meron lang katangian na makapagbabangon sa presidency, yung pwedeng igalang, pwedeng ipagmalaki ng mamamayan, pwedeng irespeto ng ibang mga bansa, kundi si Vice President Lenny Robredo. Ngayon, hindi nga astig na kamukha nila si Vice President Lenny Robredo sapagkat maganda ang kanyang upbringing. Mga kaibigan, abogado yan eh. Pero hindi siya karaniwang katulad ng karaniwang abogado na akala mo dahil abogado, eh kung sino, ha?
Si Vice President Lenny Robredo, eh hindi nangangahulugang komo, busilak ang puso, eh hindi tough. Ano ba ibig sabihin ninyo ng matigas? Diba? Nang tigasin. Yan ba'ng tigasin eh? Kailangan eh. Kung makapag-utos kayo, akala mo kung sino? Hindi. Meron yan, si Vice President Lenny Robredo. Bakit ho? Wala naman sa asta yan eh. Di ba? Ang pagiging tigasin ng isang leader. Ang pinaka-importante sa leader, ito ha, sa pagpili ng leader na sinasabi natin sa mga nakaraan. Hindi lamang sa presidency, kundi lahat ng elective position. Dapat humahanap tayo ng katangian. Kung patigasan ng laban, ha? Patigasan. Mga kaibigan, hindi mo maano yan, hindi mananalo si Vice President Lenny Robredo. Patigasan ng mukha. 'Di ba? Matigas na nga mukha nung anak eh. 'Di ba? Na makakalaban niya eh. Oh. Doon nga nagkakaroon ng distinction eh, ng malaking pagkakaiba, mga kaibigan, para tayo makagawa ng desisyon ngayon pa lang. Decided na tayo, di ba? Yan ang isipin ninyo. Huwag nyo nang pakialaman yung iba. Kayong mga butante, tandaan ninyo. Hindi ba noong 2016 elections, ano ang attitude ng butante noon? Tama si Senador Trillanes eh. Naipakita na ng mga butante ang kanilang kakayahang pumili ha ng tama, magdesisyon ng tama sa pagboto. Nangyari na 'yan sa maraming pagkakataon noong kaya nga binabanggit natin. Paano 'yun? Halimbawa sa panahon ni Cory 1986 EDSA Revolution. Mga kaibigan, hindi naman nanalo kasi si Presidente Cory, di ba? Sa eleksyon. Kasi ang batas noon iba, di ba? Yung batas na umiiral noon, kung susundin mo, hindi si Presidente Cory ang nanalo. Pero, sino na upo? Hindi ba siya? Bakit? Kasi ang sabi sa konstitusyon natin, yung kapangyarihan, lahat ng kapangyarihan sa pamahalaan ay nagmumula sa mamamayan, mga kaibigan. Hindi ba? Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. So kahit natalo ka sa eleksyon, sa proseso ng eleksyon, yan ang tandaan ninyo. Natalo ka sa proseso ng eleksyon kasi nga umamin sila in really, nandaya sila. Di ba? Pero ang sinunod na proseso, yung prosesong umiiral nun. So ano nangyari? Magbubunga ito ng paggamit ng taong bayan sa kanyang kapangyarihan, mga kaibigan, na magdesisyon kung pagkatapos ng eleksyon ay mawalang hiya ang kandidato. Dito meron pang sinasabi si LACSON na baka niya mapagkamalan ako. Ito ah, nagpapakita siya kunyari hindi siya bias. Binabanatan niya si Vice President Robredo ng subtle, mahinay na pagbanat. Pero kung ikaw ay marunong magbasa, sinisiraan niya. Pinalilitaw niya, kailangan astig. Sino ba rito sanggano? Yung astig na sinasabi mo, Presidente, itong pinag-uusapan dito, hindi ka pwede maging sanggano rito. Hindi pwede style police. Hindi pwede style ni LACSON. Tama na yan. Nagkaroon na tayo ng leksyon.
ito inabot natin sa sanggano, mga kaibigan. Ha? Sa sumobra masyado ang pagiging astig, ha? Pagiging tigasin. Pati batas, lahat ng batas nilalabag. Eh nangyari din naman sa panahon ni Erap yan, ha? Diba? Ano ba si LACSON nun? Diba kasama siya ni Erap? Mga kaibigan? Oh, huwag kayong masyadong magaling. Diba? Hindi kayo magpapasya. Kamukha si Digong nyo. Walaan niya akong makita na karapat dapat na pumalit sa akin. Bakit? Sino ka ba? Ikaw ba butante? Ikaw lang ba boboto? Eh kung ikaw ang boboto, pwede yun. Diba? Eh kami butante, hindi naman ikaw eh. Kaya wala kang karapatan na magsalita, ah, na walang ipapalit sa'yo. Ikaw lang may sabi nun. Ngayon, yung sinasabi ni LACSON na astig, ang kailangan daw, hindi kailangan yun. Bakit? May batas tayo eh. Diba? Kaya nga natin iminumungkahi sa mga nakikinig at nanonood sa atin ang katangian nila Justice Carpio. Tinitignan natin yung track record nila kung ano ang kanilang background there. Diba? Wala ka namang maipipintas, lalo na kay Vice President Lenny Robredo. Diba? Unang-una nga, mabuti siyang tao. Ikaw namin yung sabi nun eh. Diba? Pero hindi lang yun ang katangian. Precisely. Eh, puro man... Ito ah. Nakakaano man sabihin eh. Pagpatawad ninyo. Tingin ko sa inyo, puro kayo manluloko. Ha? Kaya kita mo, kahit na hindi ko kakilala, ha? Wala man akong connection sa mga tao na yan. Eh sila ang binabanggit natin kung sino sila na dapat nating tulungang maluklok sa gobyerno. Dito tayo. Sanay na tayo sa walang pere. Sanay na tayong hindi maipagbili. Ha? Ang ating maikumpormiso sa pera. Ha? Ang ating sarili. Basta't ito ay sa ikabubuti nating lahat. Pag makabubuti sa bayan, makabubuti sa akin. Aning ko pera. Makakasama naman sa akin pagdating ng araw, wala na yung pera mo. Makakasama pa sa iyo. Mga kaibigan, at sa mga anak mo, at sa mga susunod pang salinlahi. Mga kaibigan, ito totally, itong ginagawa natin, ito'y, ano na to eh? Given na lahat ito eh. Mga kaibigan, ipinupusta na natin lahat eh. Ha? Sa kagustuhan lamang natin, ha? Na makita ang isang kinabukasan para sa ating bansa at sa ating mga anak, mga susunod pa na lahi. Na siya ring pinangarap ng mga ninuno natin na nakipaglaban para sa kalayaan ng ating bansa. Yan din ang simulain nila. Ang hirap sa atin eh. Dakila tayo sa mga bayani, pero marami naman sa atin ayaw namang itaguyod yung simulaing itinaguyod ng mga bayani. Yun ang hirap. Kaya ang panawagan natin, tumaya tayo. Manindigan na tayo. Bakit nangyari yan noong 2010? Na ipamalas ng taong bayan. Ha? Hindi na rin bago itong sinasabi ko eh. Pinaliliwanag lang natin. Kasi maraming nagdidilim ang paningin pagdating sa pere. Nabubulagan. Meron akong narinig na kante. Bagong gawang kante. Si Ryan Kayabyabyatang gumawa na isang verse. Narinig ko na nakikita na
pinipikit mo pa rin yung mata mo. Kitang-kita mo na nangyayari. Ipinipikit mo pa rin ang mata mo doon sa nakikita mong mali. By isang malaking katarantaduhan yan. Diba? Kaya tayo naman, naniniwala rin, baka sakali, diba? Na nakikiayon na lang ang taong bayan. Yan ang paniwala ko, ang basa ko eh. Naghihintay na lamang ng tamang panahon. Ito yung eleksyon. Ha? Sapagkat wala akong makitang dahilan, mga kaibigan, para pagpilian pa natin kung sino-sinong tatakbo. Sabi ko nga sa inyo, ngayon pa lang, magdesisyon ka na. Wala nang ibang tama na kandidato. Ayan lang ang mga tama, si Vice President Robredo. Sana tumakbo si Carpio kahit senador. Di ba? Antonio Trillanes, kailangan natin ng bibig. Ha? Hindi baling magkaiba-iba ng katwiran. Naalala ko nga si Kaoding Bartolome, sabi niya, pagkayang bakal sa bakal, nagpinkian, katulad ng espada, di ba? Nagpipinkian yan eh, pag nakipag-espadahan ka eh. Diyan anya, merong kikislap na liwanag. Di ba totoo yun? Makikita mo, nag-i-spark, di ba? Pagka nagpinkian ng bakal sa bakal, di ba? May kumikislap na liwanag. Kaya tama yan, mga kaibigan. Wala na ho, naki Vice President Robredo ang katangiang kailangan nating bagay ngayon. Kung ang tinutukoy ni LACSON na yung pagiging astig, hindi nakikita yun sa personalidad ni Vice President Robredo kung ang pag-uusapan natin ay ano? Yung pagiging kanto boy, yung pagiging pulis. Hindi naman siya ganyan eh. Disente siyang tao eh. Di ba? Oh, tapos sasabihin eh, hindi naman sa baka mapagkamalan daw na hindi raw sa pinupuri niya si ano. Hindi mo nga pinupuri. Hindi mo pinaliwanag yung tap eh. Nagbibigay kayo ng kwan eh. Ha? Ng salita na magiging malabo sa publiko. Ipaliwanag nyo. Responsibilidad nyo yan eh. Nagsasalita ka, hindi mo naman ipinapaliwanag. Ano ibig mo sabihin? Kami, ang interpretasyon namin. Ako ha, sa sinasabi ni LACSON, kailangan maging katulad nila. Yung medyo sanggano ang dating. Ba, hindi pwede. Pulis? Ayaw na namin yan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! At saka ako, simple na lang eh, kasi masyado nang mahaba ang lokohan dito sa Pilipinas eh. Ako naman oh, pumapayag din naman ako sa lokohan eh. Ang pakiusap ko lang, huwag matagal. Di ba? Di baling maglokohan tayo, huwag lang matagal. Anak nang po, tagal-tagal nang nanloloko eh. Oh, gumawa kayo, ito lang komilik ng mga gago, di ba? Yan ang kalaban ng butante. Yan ang pabrika ng mga magnanakaw eh. Basta may panggaila, mga kaibigan eh, nananalo kandidato dyan eh. Hindi sa boto eh, sa magic ng Smartmatic at ng Comelec. Magkasabwat yan eh, mga kaibigan. Ngayon, ano mga batas? Dapat lahat yan tatakbo. Meron niyang sinusumpaang salaysay, mga kaibigan.
Kasi yung dali, papail ka ng kandidasy mo. Anong partido, ino-nominate ka lang. Yun lang, wala sa batas yun, ha? Patakaran lang ng COMELEC yun. Oh, ang nasa batas lang naman, marunong kang bumasa at sumulat, ikaw ay Pilipino, natural born Filipino citizen, at nasa edad ka na requirement, age, ha? Ng pwesto na iyong tatakbuhan. Tatlo lang eh. Mas mahirap nga mag-apply ng driver eh. Family driver. Bakit? Tatanungin ano natapos mo eh. Di ba? Tapos, ano pa? Kumuha ka niya ng police clearance. Oh, tsaka MBI clearance. Ang dami eh. Mga medical pa, di ba? Eh pagtakbo, wala eh. Di ba? Wala yan. Anong dinagdag ng COMELEC? Nakatarantaduhan lang. Eh yung certificate of nomination, party nomination. Eh bagay, talagang dapat i-require yun para malaman kung anong partido ka. Kung partido, party-party ka. Ha? Karamihan naman sa partido, party-party lang yan eh. Partihan yan eh. O ngayon, ang dapat i-require, idagdag nila, yung sworn statement affidavit, ha? Na kapag ikaw ay nanalo, ha? O alimbawa, nasasaad doon kung ano ang mga gagawin mo. Di ba? Kung sakaling ikaw ay mahalal. O, kanya-kanyang antas yan. Yan ang pag-aralan ninyo. Ano ba? Local official ka. Ano mga gusto mong tatapusin mo, sinisiguro mo, magagawa mong proyekto, project, ha? Sa iyong tinatakbuhan bilang mayor, magpapatayo ako ng ospital. Ilan? Isa lang. O, ano pa ipapatayo mo? Eskwela. Ano pa papatayo mo? Ay, papatayo ako ng kwan. Housing. Yan. Sulat mo. Di ba? Hanggang 5. Sulat mo. Itataas ko niya sweldo ng mga kwan. O, iba-iba pa. Sa ikabubuti ng mga mamamayan mo, constituent mo, pipirmahan mo yon. At sa at nasasaad doon na kapag ka hindi mo natupad yon sa iyong termino, ha? E perpetual disqualified ka na. Ha? To run for any public office, disqualified ka na. Bakit? Sinuba mo eh, yung butante. Ha? Kung ano yung nakasado, yun ang pinapangako mo, di ba? Di ba yan ang ginagawa ng mga politiko, mangako ng mangako? Hindi naman tinutupad. O isulat mo at doon ay isinasaad din na ikaw ay hindi na papayagang makakandidato oras na yung mga nasasaad na proyektong sinasabi mo, programa, ay hindi mo na naipatupad o natapos sa loob ng isang termino. Wala ka na. Di ba? O, tignan natin, mga kaibigan. O, ang gagawa lang nun, yung talagang ang pipirma lang doon, yung talagang desidido. Yung katulad nung sinasabi ni Soto, na nakahanda ka. Di ba? Yun ang talaga nakahanda. Eh, hindi. Hindi sila papayag eh. Di ba? COMELEC, oh. Kundi mga gago yan. Kundi yan ang pabrika ng kawalang yan sa gobyerno, sa politika. Yang COMELEC ang number one. Kumbaga, yan ang factory, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sa bayan ko ay isa ang lahi,
Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadai sa tiyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang gabi, Ping LACSON. Mahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Lahat kami pantay-pantay.